Bakit ako ang ini-interview mo? Eh, ang show ko to. Okay. Senator, ano ba? Ang dami kong gustong tanungin pang iba. Kami sa Corina interviews, parang mauubusan ng ano elevator. Talaga nagsiksikan sa loob kahit na uso ang sakit. Ayan, ayaw magpaiwan. Negative ko ni sa akin. At saka yung ilaw, nagmumukha akong horror. Ano ba yan? And we're here! So this is the added behind the scenes of our interview with Senator Raffy Tulfo in Corina Interviews. Ayan, ang kanyang opisina. Oh, di ba? The opposite of poverty is justice, Nax. Oo nga naman. O meron pa siyang mga ganito from Ramon Magsaysay. I believe that he who has less in life should have more in law. Tama? O ayun, o. Di ba? At ito ang mga litrato sa kanyang opisina habang wala pa siya. Ayun. Oh. Ang ganda naman ng shot. Kamukha niya si Erwin dito. So this is how it looks. At ito ang aming lunch. And this is his office. Ganito ang opisina ng isang senador. Oh, ayan. Iba-ibang style. Pero sila, ito. Para silang nasa gobyerno. Hello, Raffy people. And you'll be surprised kung ano ang hindi nyo napanood, right, Senator? Kung ano ang hindi nyo napanood sa TV, mapapanood nyo, right, Direk? Yeah. Dito sa ating added footage dito sa Corina Interviews Extra. Parang sumasalubong talaga siya. Alam mo, that's a good idea. Okay, ah. Para sa'yo. Hi, Senator. Lahat ba ng Senate office ganitong layout? Hindi naman. Ay, hindi. May malalaki, may maliliit. Ako dahil bagito, maliit lang, okay. Ganun ba yun? Yeah. So parang may senior, pagka medyo nagtagal-tagal ka, lumalaki na rin office niya. Pwede. This used to be the office of Senator Tito Panginan. Ah, I see. He took over. You know, all the time that Mar was a senator, I never went to his office. Really? So I don't know what it looks like. Oh, ganun ko hinihiwala yung siya sa akin. Kasi journalist tayo. Yeah. No? So I never made an appearance. Uy, mahirap ang trabaho ng senador. Kailangan may konting massage. Yung dito lang sa office, ha? Hindi yung pupunta ka pa sa kung saan. Actually, hindi naman ganun kahirap ang trabaho ng senador. Totoo ba? Hindi naman. Mahirap kung hindi mo alam yung trabaho. Oo. Pero kung alam mo yung trabaho, alam mo yung ginagawa mo, hindi. Totoo? Yeah. Hindi ka mahirap, naman bored, hindi ka naman bored. Hindi naman. Mahirap sa umpisa kasi tulad ko, bagito ako, neophyte, nangangapapa ako. Yun yung mahirap doon. Ayun. Pero once na I'll get the hang of it, maybe after a year or two, eh, kahit nakapikit, kaya na natin. Yeah. Presumed yan, presumed. Let's go inside. Thank you. Sige, assure, pwede na kayo umupo, alis na yung pare. Wow! Ang galing, ano? So pwede kayo maarawan. Ito kay Senator Lito, and then pato. Oh, wow! Nice! So you can put a garden set here. Pwede. Diba? Pwede. Ganda ng view doon, no? Oh, diba? You have a nice space. Thank you. Because it's a corner. Sabi nila, people with the corner offices, big time. Hindi naman. Oo daw! Hindi naman. Small time ako dahil neophyte ako eh. Nako ah! Oo. Oh. Nice. Siyempre, giveaway sa mga seniors. Oo. Oh, oh. I didn't know that there was like space like this. Yeah. For fresh air naman, kaysa nakakulob sa loob ng opisina. Diba? Tama, tama. O oh, ayan, kainan na daw. Kainan kaya, na. Kaya muna tayo. Kaya muna kami ni Corina Sanchez. Miss Corina Sanchez. You started in radio. Start talaga ako sa PTB4. Okay. As a reporter, at the same time, meron akong show, yung Philippines Most Wanted. And then, nag-finance yung auntie ko. Aba, wala kang mahanap na producer, hinold up mo yung auntie mo. Yung auntie ko. Talaga ba? Correct. Mahal na mahal ka ng auntie mo. Of course, favorite ako ng auntie ko, si Auntie Chit Aguirre. Auntie Chit. Wow, hi Tita Chit. After that, kinuha ko ng DZXL. And then kinuha ko ng Abante. Naku! Doon medyo pumikap yun. Lahat natatakot noon sa DZXL at Abante. Nandyan lahat ng tirador. Correct. Correct. Tama. Isa kang tirador. Meron ko yung show na, column na Shoot to Kill. Ha?
No violence, please! No violence yun. Okay. No violence. Panakot lang yun, panakot. Ang sabi nila, ang asong kalye ang pinakamatibay. Asong kalye ako. Kung aso ako, hindi ako German Shepherd, askal ako. Correct, kasi I rescue dogs eh. At yung aspin, yung asong Pinoy, yung tinatawag na askal, yan ang hindi nagkakasakit. Matibay. Yan ang matibay. Lahat pwede na sitwasyon. Nagsusubad kasi kahit na saan, kumakain niya sa basura. Diba? Matutulog dyan kung saan-saan sa tabi. Oo, o, pag ilagay mo yung mga breed na aso, mamamatay. Correct. Magkakasakit. So, ako yon sa askal. Wow, ang dami naman yan. Oh, so. Ganya ka ba kumain? Sige na nga. Ang ulam namin ngayon ay sinigang na ulo ng bangus. And, Senator, ano pa tong isa? Ito ay barbecue. Barbecue ribs. Ribs. And, ito and vegetables. This is, obviously, ikaw talaga nag-i-invento ko eh. Ano? Chapsuy. Oh! Ayun. Ano ba? Kain na kain, hindi alam ko anong kinakain. Oh, Senator, ha? Masama yan, ha? Hindi, kasi nakita ko gulay, gulay ako. And this is vegetables. Obvious ba? Okay, okay. Chapsuy pala. Chapsuy. So ang tanong, ikaw ba nagluto niyan? Sila ata naghanda, yung mga staff. Oh, at least honest. Honest siya. Yeah. Paano nangyari na sa edad mong yan, 35 ka na. 35 years old. Yeah. Ang bait-bait talaga ni Ma'am Corina. Oh, kaya gustong-gusto kita. 35 ka na, wala ka pang tiyan. Anong secret? I avoid eating rice as much as possible, sweets, carbo. And I exercise every day, at least 30 minutes. What's your exercise? Treadmill. Treadmill, okay. And then do a little stretching afterwards. And habang maaari, hindi ako nagpupuyat. Anong oras ka na natutulog? I always make it a point habang maaari, 10:30. That's a good time. Uh-oh. And then wake up around 5:30 to 6. Anong mga pinapanood mo sa Netflix? I'm sure meron kang favorite. Wa anong type mo? Zombies, action, usually rom-com, action film. Yung series, wala akong pasensya diyan eh. Hindi ko pinapanood yung mga series, yung mga episode. Yung tinatapos ko. Okay. So kung ano yung nakalagay doon ng top 1, top 2, yun ang pinapanood ko. Ah, totoo? Yeah. I see. So action. Action. Hey, action man. Eh, di syempre bagay, action talaga. Hindi ba? Tama. So, yun pala ang kanyang health regimen. Vitamins, marami vitamins, din. Vitamins, supplement, yeah. Okay. That's very good. Talagang sumabog ang YouTube. Sa YouTube. Pautang naman, Senator. Eh, mas mayamang ka. Balita ako, laki-laki ng kita mo sa YouTube. Tama-tama lang naman na tayo mag-survive, kumain 3 times a day, may merienda, tapos tumulong. Ang totoo, maraming umuutang sa akin, even relatives. Sinasabi ko, wag, hindi to utang, tulong. Kasi pag hindi ka binayaran, sasama ka lang ng loob sa kanya, kuminsan, pag isingilin mo, ikaw pa may kasalanan. Oo nga, magagalit pa sa'yo, ano? Magagalit. Kaya ganun pag may talaga umutang sa akin, binibigay ko na lang, libre. Ganon nga. Dapat nakipag-collab ako sa inyo dati pa, no? Ako lang yung babae. Pwede. Tapos apat kayong lalaki, ako sa gitna. Ikaw yung Amazona. O, di ba? Pare-pareho tayong mga bumabatikos noon. Ngayon medyo mellow na tayo. Kasi nasa politika na, hindi na pwedeng makipag-away. Hindi, nagipag-away pa rin ako. Totoo. Kung it's about the rights of the poor, nagipagbakbakan pa rin ako sa plenaryo. Minsan na nating in-interview si Senator, remember, in your home, and he even showed us yung kanyang sneakers collection. So here we are with the collection of Mr. Rafi Tulfo. Yes. Ando pa ba yon? Nadagdagan na ba? Nadagdagan ng konti. Nadagdagan ng konti. And then, nagtitiktok ka pa rin? Or you don't feel it's important anymore? Wala na. It's, tama ka, it's no longer important. Although, paminsan-minsan, pinapanood ko yung TikTok. Malaman ko kung ano yung pinakabago. Right, pulso ng bayan. Exactly. Forever. Pero para akong gumawa ng TikTok doon or gumawa ng content, wala na akong time. Pa-fact check natin ngayon lahat ng mga sinabi niya kasi ang kasunod nating kakausapin ay yung kapatid niya. Naku po, patay tayo dyan. Wow,
talagang totoong opisina na ito ng isang kalihim, Erwin. Huwag po kayong magagalit sa akin. Pwede pa ba kitang tawagin, Erwin? Sure. Yan ang kilala kong Erwin. Yung talagang naiinis pa nga ako sa'yo nun eh. Kasi sa'yo napupunta yung mga, yung talagang sabi nila panlalaki daw na mga coverage. Gustong-gusto ko talaga ng barilan, gustong-gusto ko rin yung mga bumabagsak na eroplano na yan. Tapos sasagutin sa akin, hindi, panlalaki yan, Corina. Inis na inis ako na napunta na naman kay Erwin Tulfo. Do you remember your most unforgettable coverage? Yeah, yung sa hulo. Sa TV Patrol ka pa noon eh, I remember. Remember yung bishop na namatay, di ba? And then, so pumunta tayo, nag-cover tayo doon. Yung ABS. So, sumama din ako. Halos lahat ng media man nandoon. And then, yung paalis na, may isang eroplano, sabi ko din sa piloto, Kap, pwede ba ako sumabay sa inyo pabalik kasi kailangan ko dalhin ito para sa TV Patrol. And then, it was like around 2 p.m. Oh, sige, sama kami. Available pa naman, isang upuan. Sabi ko, good. Sabi ko, sige. So, interview lang, doon kami sa simbahan, ililibing na yung bishop na namatay. Eto ka, na traffic. Hindi ako nakahabol. Sabi ko, patay. Tumatawag na ako sa desk. Sabi nyo yung desk, siguraduhin mo na makarating na Sambuanga. Kasi wala pa tayong mga flyaway noon. Tinatakbo natin sa Sambuanga. Wala pang online. Wala pang ganun. Sabi ko, siguraduhin mo lang. Sabi ko, oh my goodness. Eto na. Ang kumalit pala sa akin, yung isang bishop na pauwi na Manila at saka yung assistant niya. Kasi hindi ka umabot. Exactly. Oh, so iba yung umabot. Umabot ako, pero... Nakalipad na. Guess what? Pero nakalipad yun, biglang umatras yung aeroplano gano'n. And then, nag-banking. And sumabog. Napaluhod ako sa tower. Nakita mo yung buong yun? Umakit ng gano'ng aeroplano eh. Sabi ko, sayang. Tapos pag-akit gano'n. Kausap ko yung desk. Teka, nakalipad niya, walang magagawa. Tapos mamaya, sabi ko, uy, tingnan mo yung aeroplano mo, umaatras. Then, nahulog siya gano'n. Patay sila lahat, anim sila, six. At dapat ikaw yung nakasakay doon? Yung inupuan ng bishop. So what do you think is the message? Meron bang learning? meron ka bang parang epiphany? siguro, second life? Siguro merong, Juan, may mission pa. There's something, di ba? Ayun na nga yung mission. It's life after ABS-CBN. Oo, ayun na nga yung mission. Talagang mga macho babies na kayo. Yeah, yung disiplina na we have to undergo. You know, pag nagkamali ka, pingot dito, kurot doon. So, kasi uso pa dati yon. Exactly. And then makulit ka kasi. And then sa sobrang dami. Mm. And then my mom would say na pag medyo sobrang na makulit talaga, sobrang maingay. So, pinagdarasal na kunin mo na itong anak ko na ito kasi kaysa maging loko-loko, makulong. Oh? Yun yung parang signal na you stop kasi she's already praying. Oh. So, please, pag tulog niyo kami ang gabi, huwag mo nang gising. What? So, you get scared, di ba? You get scared. Wow. Kaya yung nangyayari dyan, di ka na matutulog. Mag-review ka, gumawa ka ng assignment mo hanggang 4 a.m. So, the following day, sa school, inaantok ka. Instead of saying, protektahan mo siya, ilayo mo sa mga panganib, baligtad sa amin. Yeah, that's why you toughen up. I mean, lakang, right. Kailangan mo huwag kang matakot, etc. Pitong lalaki, ilan ba kayong magkakapatid? Ten. Tatlong babae. Seven boys. Three girls. Oh. And lahat kayo, mga macho, kayong pitong lalaki, ganun? I don't know where that macho thing came from. Yung we're just like any other boy in the neighborhood na napapalo, napapagalitan, you know, we cry also, makulit. So, I don't know kung paano nangyari yun. Siguro, it's the discipline. Uh-oh. Yung palo dito, palo doon. So, tumitibay ang katawan mo. Correct. Hindi na tumatalab yung kurot. Napag-uusapan din na, siyempre, Tulfo Brothers, no? Gumigimik ba kayo na magkakasama kayong lahat? There was a time, I think, when I was new at ABS, we go, nakakita-kita kami sa KTV. Oh, dito ka pala. Oh, si Kuya Mon, nandun sa kabilang room. Oh, KTV, karaoke, ganun. So, nakikita-kita kami, yes.
Catch the Corina Interviews episodes here on my YouTube channel, but with footage and parts of the interviews you won't see in the TV version. So we call it Corina Interviews Extra. Don't miss it after every episode.